Right, you guys. Magandang hapon po sa ating lahat. At nandito tayo sa Highway 10. Galing tayo ng The Pass. I mean, Highway 6 from The Pass. The Pass o The Pa? Well, nag-pick up ako ng pangarga doon sa Dapa, Canadian Craft Paper. At ito yung kauna-una ng biyahe ko sa lugar na to. Dito rin sa Manitoba to eh. At nakita nyo naman, ito yung unang patak guys ng snow. Ayun oh, nagbi-build up na ng snow rito sa ano, malamig na. Nag-snow na, snow na naman. Ayan o. At ang oras natin ngayon is 5:55, mag-aalas 6 na. Mahirap na naman ang sitwasyon ng mga trucking dito sa Canada kapag ganitong winter. Madulas na naman ang daan. Ito rin yung ano no, yung mahirap dito sa Canada no. Maganda sana mag-drive dito nang dire-diretso lang yung kahit anong season kung walang winter kasi napakaluwang ng Canada eh. Makakapag-drive ka rito ng 10 oras, 13 hours. Pag nasa Canada ka, 11 hours sa US. Kaya naman na katulad nyan. Pero nagdala na ako ng aking kadena. Kasi October 1 dapat meron ka ng ano eh. Meron ka ng daladalang kadena eh. October 1 to April 31st o April katapusan, dapat meron ka daladalang kadena. Mandatory yan. Nandyan sa aking ano, sa aking bank, sa ilalim niya yung aking kadena. Just in case lang. Pero kung dito-dito lang din naman ang dadaanan mo, hindi mo naman kailangan mag-install ng kadena. Pero kung pupunta ka sa British Columbia, yun, doon mo kailangan maglagay ng kadena. Tayong 339 miles o limat kalahating oras na pagdadrive at alas 6 na rito ng gabi o hapon, yan nakita nyo makakarating ako ng yard namin malamang ano na alas 12 ng ating gabi o alauna na ng madaling araw nito. Magdadrive na ako dire-diretso, dire-diretsoin ko na to para makauwi na rin ako. Kaya naman nag-iingat ako kasi itong karsada, ano siya? Two lane lang, salubungan. Wala pang shoulder. Mahirap din tumabi dyan sa gilid. Apakahirap siguro dito kapag ano yun, yung makapalang snow. At ilalagay nila yung siyempre gagad-gad yung snow papunta rito sa ano, gilid yung mga nagpa-plow. Paano kaya yan? Eh wala namang nagagadgad ng ay yung wala naman dito yung snow plow turnouts, yung wala silang iniikutan. Wala akong makitang ano rito eh.
yung parang parking area dito sa gilid. Di ka rin basta-basta sa gilid, baka mamaya malambot yan, malaglag ka pa. Kung gusto mo mag-parking dito sa gilid, mahirap din. Baka mamaya di ka sigurado, malambot, malaglag ka pa doon sa ditch. Tulad kagahapon, nung papunta pa lang ako dito, anong oras na ako nakarating dito nung kagabi, mga mag-alas 12 na, kasi sinagad kong mag-drive kahit gabi na, kasi wala akong mapagparkingan. Gusto ko sanang huminto para magpahinga, mag-drive na lang ako kinaumagahan, pero wala eh. Hindi ako makahinto. Kasi walang shoulder. Napakahaba ito na walang shoulder, walang parkingan ng truck. Pero kagandahan, bihira lang yung sasakyan na nasasalubong ko. Mangilan-ngilan lang. Itong load natin ngayon ito eh, mabigat to guys eh. Papel ba naman to eh? Rinolyorol yung papel. Nag-iingat lang din naman ako. Andyan na naman ng snow. Marami na namang patulad sa truck. Minsan mahirap pumandar ang truck pagka hindi mo na i-plug in eh, dahil pag umuwi ka galing biyahe, syempre pupunta, uwi ka ng bahay, papark mo yung truck sa labas, nalalamigan, battery nya, minsan ang hirap umistart. Kailangan mong ipa-booster. Mahirap ang snow dito sa Canada. Katulad natin, Pilipino tayo, sanay tayo sa mainit eh, kahit na nakabilad tayo ng ilang oras doon sa arawan, walang problema eh, sanay tayo yan eh. Pero pag nag-negative minus 40 dito sa Canada, tapos may windshield pa, hindi ka makakatagal guys. 5 minuto lang. Wala, talagang ma-frostbite kayo, talagang nakakamatay ang lamig dito. Katulad ko, sanay ako sa hirap eh, kasi nung kabataan namin, nagbubukid lang din naman kami. Meron kaming maliit na bukirin. Eh sino ba yan dyan ang marunong magtanim ng palay? Ako, naranasan ko yan mga kaibigan, nagtanim ng palay sa Pilipinas. Nagtagani, ganyan. Ay, nandun ka sa arawan, nakayuko, magtanim ng palay. Hindi yan biro. Mag-ani yan, hindi yan biro. Maghapong ka mula arawan nga yun, yung magtanim ka ng palay, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 yata yun, alas 4, hindi ako nagkakamali, yung arawan doon. Maghapon, magbe-break time lang kayo ng alas 12 hanggang alauna, as balik ulit kayo doon sa bukirin para magtanim ng palay or aani kayo. Itong kamay ko, ang dami kong peklat sa kamay ko, gawa nga ng dala ng yung karit. Nakakarit ko yung sarili kong kamay. Eh ganun talaga, hindi mo maiwasan. Kung ilang beses ako nasugat sa karit na yan. Kaya alam ko yung hirap ng buhay, mga kaibigan. Nadanasan ko lahat yan. Marunong ako mag-araro sa Bukirin.
marunong akong magtanim ng palay, marunong akong mag-ani ng palay. Tapos yung palay, pagkano ibibilad mo pa yun, ilala, ibibilad mo sa minsan sa gilid ng kalsada na lang nagbibilad yung mga tao eh. At ano, doon sa ano, doon sa yung tulad niya, yung sa plaza, sa basketball court, kailangan bantayan mo, kasi kapag umulan nako, yuk nako po, tapos masisira yung palay. Oh, namumuti na naman ang kapaligiran, mga kaibigan. Sana hanggang dito lang muna ito, hindi aabot ng Winnipeg. Ito yung unang buhos ng isno, ha. Ewan ko lang sa ibang lugar kung nag-isno na. Alam niyo, mga kaibigan, ang buhay naman ng isang tao, hindi ko naman sinasabing hindi naman kailangan ng mag-aral, pero base lang sa experience ko, no? Kasi hindi naman ako nakapagtapos ng pag-aaral. Sa awa ng Diyos, nakarating ako ng Canada ng high school graduate lang. Kahit papaano, pinalad ako dahil lamang sa sipag at tiyaga, yan, at pananampalataya, kaya na-push ko yung mga dream ko. Dati lang akong peaceful vendor sa Pilipinas, tapos nag-Taiwan ng 5 years ako sa Taiwan, kaming mag-asawa, tapos nag-Canada kami, kasi nung araw doon sa Taiwan, way back 2013, merong agency doon na nagpapaalis papuntang Canada, kasi nung araw 2013, 9 years ago, maluwag pa ang Canada. Hindi pa masyadong mahigpit. Wala pa yung mga IELTS nung araw. Work permit nung araw lang kami, ng work permit sa Pizza Hut lang kami nagtatrabaho. Yun ang pathway namin na karating ng Canada. Hindi naman ako truck driver pagdating ko ng Canada, guys eh. Kundi nakapasok kami bilang sa Pizza Hut service crew ship. Ang kagagawa ng pizza doon. Yun lang ang trabaho namin, mga isa't kalating taon. Nag-apply kami ng provincial nominee program, na-approve kami mag-asawa, tapos in-apply namin sa permanent resident. Yung application namin is inside Canada. Na-approve yung PR namin nung 2016. Doon pa lang ako nag-aral ng pagiging truck driver, kasi merong parang free, yung parang funded by government ng Manitoba rito sa Canada, na skilled work na pwede kang mag-aral ng truck driving, home care, daycare, yung mga short term courses lang na in demand ngayon. Yun, wala akong tuition fee. Pero mahal ng tuition fee, guys, kung hindi ka makapag-undergo ng ganon. Marami ring requirements, pero sa awa ng Diyos, naipasa ko lahat yung requirements.
bago ko nakapag-aral. Mahirap yung sitwasyon ko kasi hindi naman ako driver sa Pilipinas. Hindi ako marunong mag-drive ng truck eh. Actually, hindi nga ako marunong mag-drive ng four wheels dun eh. Hanggang motorsiklo lang ang kaya kong i-drive dun. Tsaka bisikleta ng pampisbol eh. Pero anyway, kahit pa paano, nai-sacrifice ko pa rin, no? Yung dream ko. Kung magtatanong kayo sa akin kung bakit ako nag-truck driver, kasi siyempre base na rin yan sa mga kasamahan natin dito sa Canada, mostly sila ay truck driver. Kasi yung mga truck driver na nagtatrabaho ko dati sa Pizza Hut, yung mga nagde-deliver sa amin doon is puro Pinoy din. Ay di na nakakausap at ang sinabi ko sa sarili ko, kaya nila, siguro kaya ko rin pag pag-aaralan ko ako. Ay sa awa ng Diyos, nakakuha ko ng license, nag-undergo ko ng training sa isang company, 2 years, na nagkaroon ako ng experience sa isang ano lang, sa city driving, hanggang sa nag-long haul, hanggang dumating pagkakataon na nakakuha na rin ng sariling truck at bilang owner operator. So bali, ilan, anong taon? 2016 ako nakakuha na lisensya, Oktobre. Eh 2022 na ngayon. Sa 7 years na yata o 6 years na akong may class 1. Pero ganun pa man, marami pa rin akong ano guys ha. Hindi ko sasabihin sa inyo na talagang ako'y veterano na, magaling na, alam na lahat. Kumbaga, itong tracking eh, everyday learning eh. Kasi iba't ibang scenario eh. Huwag kang papasiguro na hindi ka ma-aksidente. Mas magaling ka kaysa yung kakukuha lang ng driver's license kahapon. At ikaw, oo, may experience, base sa experience, meron. Pero kung mo sasabihin na mas magaling ka kaysa doon sa kanila, kasi ang aksidente is aksidente yan. Pero naiiwasan, kumbaga. Ayan, kaya ang masasabi ko lang din naman, sarili ko, pagka nandyan na yung aksidente, talagang kung ma-aksidente ka at mayroong bago na hindi na aksidente, huwag mo sasabihin na kung sila na aksidente, ikaw matagal na, so mahirap din kasi yung sasabihin mong ganito ganun, kasi talagang kapag nangyayari talaga yan eh. Kaya ako, para sa sarili ko, ayoko magsabing matagal na ako, alam ko na lahat, magaling na ako. Ayoko sabihin nyo kasi pare-parehong truck ang dinadala natin, commercial, pero siyempre iba-ibang scenario everyday, katulad lalo na sa winter. Oo. Kapag ka nagkamali ka, talagang aabutin ka ng hindi maganda. Ngayon talaga, siyempre. At hindi ko rin sasabihin sa lahat na mula nung nag-truck driving ako, wala akong palpak, wala akong aberya, wala akong aksidente. Sa mga nakasubaybay naman sa video vlog natin eh, marami naman tayong aberya, marami naman tayong hindi magandang nangyayari sa bundok. Pero wala pa yung talagang nabangga ako ng isang truck, wala pa yung na rollover ako, wala pa naman yon kahit papaano. Nakabangga ako ng moose, nakita nyo naman sa mga video vlog ko, may nabangga ako ng nawarak yung harapan ni Cortapia, kaya nga nagpalagay na ako ng moose bump dyan sa harapan niya, kasi talagang warak yung harapan ni Cortapia dyan dati. Inaabot din ng isang buwan at kalate yung standby ni Cortapia noon, nung ginagawa nga ng
siyempre yung piyesa, yung repair, yung mga kung ano-ano pa mga sinasabing mga dapat intayin, yung mga materials, yung tagal. Hanggat maaari sana, ayoko nang maulit yung gano'n kasi matitingga lang tayo. Pag natingga tayo, naku, wala na. Ayan guys, ang tanging masasabi ko lang sa inyo, kung dream nyo, ipush nyo yan ang pathway. Kasi mahirap naman yata sa Pilipinas mag-direct ka papuntang Canada. Maraming agency sa ibang bansa, tulad ng Hong Kong yata may agency papuntang Canada. Let's say sabihin natin doon sa ano, sa Taiwan, doon kami galing, may agency sa Taiwan dati na nagpaalis sa amin papunta rito sa Canada ng working visa. Ay, ang kagandahan nga, marunong kayo mag-drive. Pagpunta kayo ng Canada, ay ng Taiwan, mag-apply lang kayo ng factory doon, tapos hanap na kayo ng agency doon na nagpupunta ng ibang bansa. O yan. O siya, ang pera naman, wala ang problema kasi pag nasa Pilipinas ka, kapag ka meron kang kontrata na papuntang abroad, mayroon naman naglilinding yan eh, palilindingin ka naman. Katulad nung sa amin dati, naglinding kami nagsisimula kami papuntang Taiwan. Naglinding ako ng sobra-sobra nun. Isinama ko pati yung allowance ng family ko noon na for 2 months. Inutang ko na para mayroon na silang allowance, para kung sakali matagalan ng sahod at least may magagamit sila. Ganun talaga ang diskarte yan dun. Kasi pinanganak naman tayong mahirap, kaya nga tayo nagtatrabaho para umangat sa buhay eh. Kumbaga sa ano, diskarte. Ayun, kapag dream nyo, i-push nyo. Yun lang yun guys. Ito mukhang medyo okay-okay na dito ngayon, at focus lang pa rin ako sa pagdadrive. Guys ah, ay mga kaibigan, hanggang sa muli ulit na ating pagkikita. At maraming salamat sa inyo ng sound panunod sa video vlog natin. At ingat kayo lagi dyan. Eat healthy, keep safe, and keep safe on tracking guys ah. Peace up. Bye. Lakai Pinoy Tracker.